Ito na po yung ating mais. Sobra na po siya sa harvesting period. Sobra-sobra na po dahil wala tayong makuhang mag-harvest. So, ganito ang ginawa ko dahil mayroon akong mga inupahang unang nag-harvest pero hindi naman pumunta kaya medyo na-delay. So, ito po yung kwan. Pero kahit delay yung kanyang harvesting period, eh magtatanim pa rin tayo ulit. So, kikita nyo, yung iba nakatayo pa. Oh, siguro almost a half na itong kwan na harvest. Kaya konti na lang, eh magpapakwan na tayo. So, expectation ko dito kasi parehas lang, halos parehas lang sila nung nakaraang taon. Kaya yung kwan ko dito, nasa 10 to 13 tons din yung per hectare na yield dito. Kaya lang bumaba na po yung presyo ng maize. Ang wet po ngayon, yung kalalabas sa harvester ay 14 pesos per kilo. Yung dry yata ngayon eh mga 18 na lang. So ito po yung kung makikita nyo yung ating maize na harvest. No? So malalapit ang tataas, pero tingnan nyo po yung kwan, yung kanyang mga cubs, no? So ganyan po kalalaki, malalapit po yung mga pinaglagyan nila, yan kalat. So, siguro in a week pa tatamnan na natin ito ng kwan, mais ulit. Tugin lang natin yung mga pinag-harvestan ng maize. Tapos, papatubigan. Then, tatamnan na po natin. Ayan. Okay. So, hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o ibinabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Kung kayo'y magtatanim ng mais ngayon, patubigan niyo po kagad. Kasi hindi po tutubo yung mais na hindi mapapatubigan ngayong napakainit po ng panahon. Ito ang aking neighbor dito na nagtanim ng mais. 5 days yata bago niya pinatubigan. O konti po yung tumubo. Kaya mabuti kung lalabas yung kanyang gastos sa ginawa niyang yan. Pero sa inyo ng mga listeners, sa inyo ng mga taga-subaybay ng ating channel, ginagabayan ko po kayo. Sa mga hindi naniniwala, sa mga akala ay niloloko lang natin, bahala po kayo kung hindi ka naniniwala. Hindi po tayo magiging member at i-invite ng mga international na organization kung tayo po ay nanloloko or kung hindi po totoo yung ating mga ginagawa at sinasabi. So, tayo po ay matulong sa mga gustong matulungan. Tayo po ay nagtuturo sa mga gustong maturuan. At
binebentahan po natin ng mga tamang gamit or foliar fertilizer, mga insecticide, yung mga naniniwala po natin. Yung mga hindi po naniniwala, eh nasa inyo po yung choice. Pero kung tatanungin ninyo, titignan nyo po yung mga comment natin. Ang dami na pong nag-feedback na mga gumamit ng ating mga foliar fertilizer. Lalo-lalo yung 3K na kuwan natin, yung 3K fertilizer, ang ganda po ng resulta. Talagang eto yung kuwan. Magkakasipin natin dito. 3K, yung ANAA, yung power grower, yung Bibitol, dahil siyak, mahihirapan itong lalagay, kaya lagyan natin po natin ng Bibitol. At yung 3K para hindi masyadong madami yung fertilizer at mapanatili yung magandang lupa po natin. Yan, pinapakita po tayo yung mga na-harvest na mga pan, na mga cubs or mais. Sayo po, malalapit lang po sila dahil napakakapal itong ating maisan. At ganyan po yung size niya. Okay, so kung kayo'y may mga katanungan, lagi po tayong sumasagot sa mga nagtatanong at nag-i-inquire tungkol sa nice. Kung hindi po kayo tumama, hindi maganda yung inyong tanim, magtanim ulit po kayo. Huwag po kayong sumuko dahil sabi nga nila, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. So, ito po yung ating mga mais sa mga naghihintay ng resulta ng ating ginawa. No? At ito mga sa ating tansya, halos dikit yung resulta ng aking ginawa last year. Na yung ating panahon last year, eh, ang aking ina nilang doon, nasa between kwan yun eh. Pero nakaabot po ako ng 13 tons na dry last year. Kapag wet po yon, aabotin niya yung 16. Pero dry kasi, kaya yon hanggang 13 tons lang yung inaabot natin last year. Ito, ang aking kwan dito, yung aking prediction, yung aking tansya, nasa kwan dito, between 10 to 13 tons. Hindi po tayo kwan, mag-expect ng mas marami. Mas maganda yung kwan. 10 tons lang expect ko dito para hindi masyadong masakit kapag hindi ko na-achieve yung 13 tons. So sa 10 tons, masaya na po ako dahil muntakin ninyo kahit 10 per kilo, no, sa isang hektarya, eh sa pag 10 tons, 100,000 so, agad yun. Pero ang kwan po ngayon, ang wet ay 14. So kapag naka 10 tons tayo po tayo dito, sa 14 na wet ay tumataginting na 140,000 yung 10 tons. At kung halimbawa sa dry ay naka 10 tons tayo na dry, sa 18 ay tumataginting na 180,000 din po yung ating mapagbebent. Ang gastos po natin dito, mas mababa po ngayon dahil mababa po yung abono. So yung mga additives na foliar, mga insecticide, mas maganda po. Tignan po ninyo, yung mga pinuntahan ko ng mga mais, halos makikita mo. Ito talagang sobra-sobra ng dry na po ito pero hindi pa rin nababali. Tignan po ninyo, obserbahan po ninyo at mamasyal po kayo sa inyong lugar. Ito, tignan nyo, sobrang dry na po ito. Siguro sa 130 days, hindi lang ito. Dahil talagang nyo, talagang dry na dry, pero nagtataka yung pumupunta dito dahil hindi siya nababali, oh. Straight pa din siya, bihira lang yung makikita mong ganito. Tapos yung kanyang mga dahon, hindi nangingitin, hindi siya inatake ng aphids or talapitik dahil sa mga ina-apply natin unang-una yung chelated calcium. Babantayan po niyan yung ating mais. Talagang ipro-protect po niya yung ating mais. So makita nyo yung dahon pala, makita nyo napakalinis po ng mga dahon ng ating mais. Oh. Wala kayong makikita ang mga itim na mga kwan dyan, na mga marka dyan. Pero yung mga nahuli sa atin, naaawa ko. Bali na yung kwan ito, nabali ng ganyan yung mga bunga dahil siyempre may mga talakitik o iba pang yung kwan. Iba pang mga umatasan ng mga mais.
So kung gusto nyong masundan, magaya yung ating mais, gayahin nyo po yung ating mga ginagamit, gayahin nyo po yung ating mga ginagawa para hindi po kayo magkamali. May mga gumagaya sa atin ng shortcut, hindi ko po may re-recommend sa inyo na shortcut nyo po ito. Meron akong kaibigan na siyempre nagtitipid siya, maluwang yung kanyang mais. Kaya siguro hindi niya kaya yung mga inputs kagaya ng mga polyar na yan. Ang ginawa niya sa last part na lang siya nag-apply 40 days. Pero ang maganda dito, ang pinaka-importante na pag-apply po natin ng polyar mga proteksyon sa 15, 20, 25 days, 'yon ang pinaka-critical period na dapat nating protektahan yung ating mais para makapagsimula po siya at maging malakas, lalo na sa mga uod na yan na talagang umaatake. So makikita mo ninyo yung ating yung dahon dito sa loob. Nandito naman sa kalagitnaan ng maisan. Baka sasabihin nyo, maganda sa labas, how about sa loob? Pero papakita po natin yung loob ng ating mais, kung ano po yung kanyang bura. So yan po yung kanyang mga bura. So patuloy nyo pong subaybayan yung ating mga video. At alam ko, marami pa kayong mga kaalaman na mapupulot at makukuha sa ating mga tinuturo. So, ang kwan lang po ninyo, kung maniwala kayo, gagaling kayo. Pag hindi kayo maniwala, hindi kayo gagaling. So, maraming salamat po na sana gumaling po kayo, sana matuto po kayo, sana kayong mga taga-subaybay ay matulad sa ating naabot, matulad sa ating na-achieve sa pagpa-farming. Na noong una, puro failure din po, pero ngayon, magaganda po yung ating, yung mga naging resulta ng ating ginagawa. Kasi, natuto na po tayo at mayroon na tayong pinagdaanan. Maraming salamat sa mga nanonood, maraming salamat sa mga nag-share ng ating video, at maraming salamat sa mga nagsusubscribe na talagang kayo'y naniwala, kayo'y nagkaroon ng kumpiyansa. Maraming salamat po. God bless sa inyo.